Good morning po mga idol. Ako po si Jury Puguyan. At sa umagang ito mga idol ay ipapakita ko po sa inyo at isishare ko po sa inyo ang aking ampalaya dito po sa area ng Bagumbayan, Sultan Kudarat. So, kung makikita ninyo mga idol, sa ngayon po ay nag-harvest po kami. Ito po yung mga harvest namin sa araw na ito. Actually, every 3 to 4 days mga idol, nag-harvest po kami ng aming ampalaya dito sa aming area. So, gusto ko po mga idol, i-share sa inyo kung paano po yung sistema namin sa pagtatanim ng ampalaya mula land preparation at sa buto hanggang ngayon, para step by step po na masundan po, lalong-lalo na po doon sa mga kaampalaya farmer natin na nagsisimula pa lamang. So una-una mga idol, itong aming area, ang lawak po nito ay nasa 1/4 hectare. So ito pong area mga idol ay area tinataniman po ito ng palay. Actually mababa siya na area kasi ito dati mga idol ay palayan. So ang ginawa natin mga idol, dahil mababa itong area na tinamnan namin ng ampalaya, unang-una ay sinecure po namin yung pagtataniman namin or yung land preparation namin gaya nito. So pinataas namin mga idol, no? So ang tawag nito ay healing up, no? Para proteksyon sa tubig, dahil ang pagka hindi natin gawing ganito mga idol, hindi natin papataasin, ay siguradong mamamatay yung ampalaya natin kapag panahon ng tag-ulan. Kaya dito pa lang mga idol na technique, na idea, ay masisiguro natin na safe yung ating ampalaya. So paano ba namin ito tinanim mga idol? Unang-una, ang ginawa namin dito mga idol ay nagbasal application po kami. Ibig sabihin po nun mga idol, hindi pa man kami nagtanim, may abono na kami na nilagay. So ano yun mga idol, dito sa taniman namin, 3 to 5 days before namin itinanim yung seedling, naglagay na kami ng abono na basal application na triple 16 or yung unique 16 ng Yara fertilizer. So 5 grams mga idol, 5 grams every butas, kada puno. Tapos tatabunan po natin yan ng lupa mga idol, no? Tatabunan natin ng lupa. So ang ginagawa kasi ng iba mga idol, pagka nagbasal sila, tabunan ng lupa, diretso patong yung seedling. So ang tendency kasi noon mga idol, pwede po kasing masunog or malanta yung ating seedling. Kasi may reaction pa yung abono, mainit po yun para sa mga ugat ng ating ampalaya. Kaya ang ginawa namin mga idol, naglagay muna kami ng abono, pinalipas namin ng 3 to 5 days. So before kami nagtanim ng aming seedling, tunaw na yung abono na nilagay namin for basal. Tapos ang advantage nun mga idol ay nagiging readily available na yung abono na nilagay namin sa ilalim. Kaya dire-diretso yung pagsibol, paglaki po ng aming ampalaya. So nasa sa inyo po mga idol kung susundin po ninyo ang ginawa po naming technique dito sa aming pag-aampalaya farming. And then mauna tayo mga idol doon sa interval naman ng pag-abuno namin. Kung paano kami nag-abuno, ilang days, anong mga abuno yung gamit namin. So actually mga idol, nagagamit kami ng Yara Unique 16 at saka yung calcium nitrate at saka yung pang spray natin, foliar fertilizer. Tapos ang ginawa namin mga idol sa bata pa lang, after 5 days nung pagtanim namin ay nag-drinsing na kami ng abono na tinunaw na Unique 16 at saka calcium nitrate. Tigkalahating kilo mga idol, no? Tigkalahating kilo sa isang drum na 200 liter na tubig. And then, kalahating litro ng tubig bawat puno. Per hill po yun mga idol, no? And then, after 3 days, ganun naman yung ginawa namin mga idol. Every 3 days kami nag-drenching ng abuno na ganung sistema. So, pagka ano mga idol, pagka
abot ng ano ng ng pagmataas na yung ampalaya namin, nasa kalahati na dito na yung ampalaya namin, ganito na kataas, ay medyo nagdagdag tayo ng abono, no, mga idol, no. So ginawa namin 1 kilo't kalahati na per drum yung dinidrinsing namin kada puno. Depende, mga idol, sa stages o sa edad po ng aming ampalaya. Okay, ganun na, mga idol, no. Ganun yung sistema namin sa pag aabono namin dito sa aming area. So meron pa kaming isang ginagamit, mga idol, no, na for maintenance. Ito yung tinatawag natin na foliar fertilizer. Ibig sabihin, ito yung ini-spray namin sa dahon, sa bunga, para tuloy-tuloy yung supply natin sa ng nutrients sa hindi lamang sa dahon, pati na rin po sa bunga ng ampalaya. So ano po yung kaibahan, mga idol, bakit nag-abono na kami, gumagamit pa kami ng foliar fertilizer? So actually, mga idol, mas mahalaga po ang foliar fertilizer sa ating halaman, mapaano mang halaman natin, mapagulay man yan o palay, ay kailangan po yung foliar fertilizer. Kasi ang foliar fertilizer, pag in-spray natin direct sa dahon, sa bunga, ay automatically na na-absorb po ng halaman, na-absorb po ng bunga, lumalaki yung bunga, tapos gumaganda yung halaman natin, yung kondisyon ng halaman natin, no. At ang kagandahan doon, mga idol, ay kahit hindi pa man umepekto yung abono natin, yung foliar fertilizer, nakakain na siya ng halaman natin, ng dahon, ng bunga, kaya tuloy-tuloy yung paglaki ng ating ampalaya. Kaya kami dito, mga idol, minsan dapat every 4 days mag-harvest kami. Naranasan namin, mga idol, na 2 days 2 days, 3 days nag-harvest kami, kasi mabilis lumaki yung ampalaya na ginamita namin ng foliar fertilizer. So ang ginagamit pala natin dito, mga idol, na foliar fertilizer, yung Primo Planta Booster, no, mga idol. Nasa inyo po kung susundin po ninyo yung mga inputs na ginagamit po namin dito. And then dito naman po tayo, mga idol, dako naman tayo sa pest and disease control, kung ano yung mga na-encounter namin mula pagkatanim. Una-una, mga idol, dito sa aming area ay nakaranas kami ng matinding atake ng uod. No, mga idol, uod, halos sa kinain din yung mga dahon ng ampalaya namin, pati bunga. Dahil itong yung paligid namin, mga idol, yung mga katabi namin ay halos palayan at saka maisan. So one time na nag-harvest dito sa aming katabi, nag-harvest sila ng kanilang mais, so hindi kami nakapag-spray, kaya dito napunta yung mga uod, no, ng maisan, yung corn borer, yun yung umatake dito sa aming ampalaya. So okay naman, mga idol, sa ngayon, kasi na-control naman namin within 3 to 5 days ang pag-atake ng uod. Ang ginamit namin, mga idol, ay yung cartap oxychloride, at saka gumagamit din kami ng propenopause na active ingredients ng insecticide, at ina-alternate po namin yon, mga idol, no, yung cartap at saka yung propenopause na insecticide. Tapos gumagamit din kami ng paminsan-minsan ng pre-baton kapag mataas yung population ng uod. And then sa sakit naman, mga idol, nakaranas din kami ng mga iba't ibang klase din ng fungus na mataki dito sa ampalaya. Ang pinaka major problem namin, mga idol, ay yung tinatawag namin na soil-borne diseases, o yung Fusarium oxysporum, na nalalanta yung mula puno hanggang sa talbos ay nalalanta yung ampalaya. At saka pangalawa, mga idol, ay pamamarako. So ang paano namin nasolusyonan yung ganong problema, mga idol? Actually, mga idol, ay yung soil-borne diseases or yung Fusarium oxysporum, yung nalalanta yung ampalaya hanggang sa kanyang mga talbos, ay wala pong control para sa ganyang sakit. So for prevention, mga idol, ang ginamit namin ay copper-based fungicide ang gamit namin na pang-control sa Fusarium oxysporum. Pang-prevention lang yun, mga idol, hindi po talaga 100% nagagamot ng copper-based
fungicide ang ganung sakit yung Fusarium oxysporum, dahil hanggang sa ngayon mga idol wala pang concrete technology kung paano makontrol yung Fusarium oxysporum na umatake sa saging, ampalaya at mga pakwan. So sa ano naman mga idol, ang isa pang tip na technique na ginagamit namin, binubunot namin yan mga idol, no? Before namin pala bunutin mga idol, mag-spray muna kami ng copper-based fungicide at saka diligan siya ng copper-based fungicide at saka bunutin at hayaan lang dyan mga idol. Kasi kapag inano pa natin yan, ginalaw pa natin yan kung saan saan malalaglag yung kanyang mga yung mga lupa na nasa ugat at saka yung mga puno mga idol, ay ang ginawa namin, dyan na lang namin pinapa lanta, hinahayaan na lang namin dyan sa area, tapos ina-abandon lang namin yung area o na may tama ng Fusarium oxysporum para hindi na kami maka hindi na namin magalaw yon, kasi ang Fusarium oxysporum mga idol madadala kasi siya sa agos ng tubig, sa mga sa tao din kapag maapakan natin yung mga may tama ng Fusarium at saka makalipa tayo sa mga walang tama ng Fusarium ay magkakaroon po. So kakalat po yung sakit. So ang ginawa namin mga idol, kinukordo namin yung may tama ng Fusarium oxysporum, tapos nilalaktawan na lang namin mga idol pag nag-abuno kami para hindi na siya kakalat. So normal po yun mga idol, no? Lahat ng mga nag-aampalaya farming ay nakakaranas po ng ganyang problema. So sa mga ano naman mga idol, sa mga ibang sakit ng mga fungus ng ampalaya ay napakadali lang namang i-control, maliban lang talaga sa Fusarium oxysporum mo mga idol, no? Okay mga idol, ang isishare ko naman po sa inyo ngayon ay kung paano yung sistema namin, yung mixing namin ng mga ginagamit namin ng mga inputs every week na ginagawa namin dito sa aming ampalaya, no? So mga idol, una-una ay nag-spray kami every 3 to 5 days interval. So ano-ano yung mga ini-spray namin? So hindi po mawawala mga idol, unang-una ay yung Primo Plant Booster na foliar fertilizer. So 100 ml per knapsack sprayer. Kasama po yung prevention na mangkusib na fungicide. So alternate po yun mga idol na ginagamit namin, yung mangkusib at saka yung copper base. Tapos ang insecticide mga idol na ginagamit namin pang prevention din ay yung Cartap. So hindi kami nawawala ng Cartap kasi tested and proven na namin yung Cartap oxychloride, no mga idol. And then ang spraying nun mga idol, every week talaga yung spraying namin, or every 3 to 5 days yung interval ng aming spraying. So ang isa pang kagandahan dito mga idol, no, sa aming ampalaya ay hindi talaga kami tumitigil sa paggamit or sa pag-spray ng foliar fertilizer. Dahil yung foliar fertilizer mga idol, yung Primo Plant Booster, ay siya yung nagsusustain para mapanatili yung ganda, yung tuloy-tuloy na pagbunga, paglabas ng mga maliliit na bunga, pagpapadami ng bulaklak. Yun po yung ginagamit naming maintenance para ma-sustain na tuloy-tuloy yung harvest dito sa aming area. So sa ngayon mga idol, kung makikita ninyo, napakarami pa pong bunga, marami pa pong mga maliliit na bunga ang lumalabas ngayon, at saka hindi lang medyo makita dito mga idol kasi medyo yung mga old leaves na dahon ito, yung mga nalalanta na, normal po ito mga idol kasi nasa 4 months na po yung aking ampalaya dito sa aking area, no? So 4 months na, matagal-tagal na rin mga idol kami nag-harvest. Tapos tuloy-tuloy po, every 3 to 4 days harvest na po kami. Ngayon po ay Linggo, nag-harvest po kami. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, harvest naman po kami mga idol. Ganun po yung sistema dito sa aming ampalaya. Okay mga idol, no? Yun nga mga idol, ay kung makikita ninyo ang aming ampalaya, medyo may mga
patay-patay na dahon or mga natutuyo na mga dahon, kasi itong ampalaya namin ay nasa 4 months na po mga idol, na tuloy-tuloy yung pag-harvest namin every 3 to 4 days. So hanggang ngayon mga idol ay nakaka-harvest pa rin kami ng 300 to 500 kilos every 3 days. So gamit lang nga yung aming sistema, yung drenching application at saka yung foliar application. So isi-share ko po sa inyo mga idol kung paano yung pag-drenching namin dito sa kada puno. Gaya nga ng sinabi ko kanina mga idol, no, sa 200 liters na tubig sa isang drum ay nagmi-mix kami kung bata pa ng 1 kilo na pinaghalong Unique 16 at saka calcium nitrate. Dinedrenching po siya direkta dito sa puno mga idol. Isang dangkal mula sa puno, nagdi-drenching po kami dyan. And then kapag ganito mga idol, mabasa-basa yung kanal, yung lupa, yung kapag umuulan, ay dinidirekta namin granules dito sa gilid. So sinasabod lang namin dito mga idol, pakunti-kunti lang. Kasi nandito na yung mga ugat ng aming ampalaya, kasi malalago na yung ampalaya. Makikita natin dito na yung mga ugat nila. At saka mga idol, mas maganda po kapag lalo na dun sa mga baguhan, kapag gusto nyo pong magtanim ng ampalaya, ganito din yung gawin nyo. Kasi mahalaga itong healing up o yung pinapataas yung tinaniman natin ng ampalaya. Kasi yung kanal dito mga idol, makakatulong na manatili dito yung tubig. Tsaka pagka inabunuhan natin yung mga idol, ay mabilis yung absorption ng root system ng ating ampalaya. Isi-share ko din sa inyo mga idol, no, ang kung paano yung spacing ng in between dito sa pagtatanim namin per hill, at saka yung lawak, no, yung distansya ng aming pagtatanim. So itong sa gitna mga idol ay nasa 2.5 meters yung distansya dito sa kalagitnaan. And then yung spacing ng pagtatanim namin ay 50 by 50. So medyo yung iba mga idol, medyo malapit yung iba kasi sumobra yung seedling namin. Kaya ini-insert namin na lang ito, gaya nito, na-insert siya dito sa gitna. Kaya medyo madikit. Pero yung ibang mga idol ay 50 by 50 yan. So itong area namin mga idol ay nasa 140 hectare ito. Nasa 1,200 hills yung aming ampalaya. Yan. So mga totoo mga Inday, so nakakita nyo yung mga senior ni Jury na mga tips and techniques sa pagpa-farm ng ampalaya. Sana po nasundan nyo, dahil partner, kapag sinunod nyo yung mga diskarte nila dito, posible na yun din na magiging result sa inyong farm. So, ayan. So maraming salamat Idol Jury, mga idol, isa po nating kaibigan. Marami na po tayong videos na nagawa kay Idol Jury, yung mga adsal, sa palay niya po mga idol, at ngayon sa ampalaya. At mga idol, doon natutunan ko po mga idol, napakaganda po during maliliit pa lang pala, kailangan ng foundation ng fundasyon ng partner, ng ampalaya. Kung saan nag-spray po siya ng foliar sa dahon, at the same time nagdi-drenching. So mas maganda pala ang drenching sa ampalaya. Ayun. So yun na, tandaan nyo yun. Tsaka importante din yung lupa dapat angkop sa pagtataniman nyo, kasi din pinaka big factor yun. Kahit gaano pa kayo ka-drenching dyan o pag-spray nyo, pag hindi yung angkop yung lupa, so wala pa rin yung harvest. So hindi ganun kaganda at karami. So hindi magkakaroon ng masaganang ani. Tawa yun, Jor? Yes, tawa, tama. So yun, si Jory kasi master siya sa pagpapalay. So dito sa paggugulay, marami din siyang experience. So talagang farm expert natin, farmer hero si Jory, at idol ng bayan natin, yeah, si Jury. No? Next natin mag-harvest tayo, partner, kasama si Jury. Oo. Oh, so ayan. At saka ito pa, idol pala, mayroon palang kanal. Ang pinakaswerte pala sa ampalaya is lowland. Yes. Or during tag-init, partner, mapatubigan siya ng tubig, irrigation. Oh. Yun yung ginagawa namin. Kapag madalang yung pag-ulan, talagang may water pump kami nagsusupply galing doon sa may river, may ilog doon sa unahan ng aming ampalaya. Ayan. Oh. At saka partner, ito pala yung ampalaya niya is 4 months na. Tapos nag-harvest sila ng 300 to 500 kilos every 3 days. 3 to 4 days. So, Idol Jury, mga ilang harvest pa to bago siya tuluyang mamatay ba or mag-stop yung harvest natin? Ito yung gusto ko pong pagtuunan ng pansin kapag ganito na po yung itsura ng ampalaya. Oh. Kung titingnan natin kasi dahil
may edad na siya, so marami yung ano natutuyo ng mga dahon, yung mga leaves. So ang kagandahan pagka nagmi-maintain tayo ng spraying, number one yung foliar fertilizer talaga. Tuloy-tuloy kasi lumalabas, hindi lang makita dito sa ibabaw, ay napakalago yung mga talbos dyan. Malalago yung mga talbos at saka marami pang bulaklak. Tuloy-tuloy pa kasi na namumulaklak, kaya tuloy-tuloy pa yung pag-abubunga ng ampalaya. Kaya ito, aabot pa siguro ito ng January hanggang February. Ito siya? Itong ampalaya natin. So, paano to pag-spray, partner? Kasi usually, ang leaves kasi ganito, dapat ang spray, di ba? Pero ito kasi ilalim kasi matamahan kung dito ka dadaan. Opo, ang spraying po nito, dalawang, ano po ito, dalawang, tawag nito, dalawang balikan. So, isa dito sa gilid kasi kung pag ganun kasi mahirapan na yung spray man natin. Kaya dito sa gilid kalahati, pagbalik niya kalahati naman yung sprayan niya. So ilalim ng dahon ng tatamaan. Sa ilalim tapos ang gamit naman natin ay power spray, tumatanggos din naman siya. At saka kung medyo makapal, pinapaano namin dito. Pinapalabas namin yung nusol ng dito? Ano dito, pinapalusot. Ng pinapalusot diyan at saka pinabugahan sa ibabaw. At saka ganito kasi mga dahon ng ampalaya, usually mas maraming stumata dito kasi sa ilalim. Oh? Yes, kisa sa ibabaw. Oh, bagong kalaman yung partner. Mas maraming stumata yung dito sa... Nag-absorb ng nutrients. Na-absorb ng nutrients. Itong mga ganito, yung mga nag-dilaw-dilaw, ito ay normal na lumalabas ang ampalaya, lalo kapag pag may edad na. Nakaka-edad na. Kasi inatake din naman yan ng fungus, ng mga sakit. Kaso lang, doon nga sa sistema natin, may pang prevention tayo, may pang curative tayo na ginagamit, kaya nasusustain tuloy-tuloy pa rin yung ano yung greening effect ng ampalaya namin. Ayan. At saka ito na yung mga harvest. Ito na. So, bawat plastic ilang kilo? Nasa 15 kilos yung bawat plastic. Magkano ang kilo ngayon? Nasa 30 to 35. 30 to 35 kilos. Yung farm gate magkano? 30 pesos. Yeah, please comment down below po mga idol kung magkano ang kilo ng ampalaya sa inyong lugar. Yun. Ayan, partner. Oh. Ano ba yung ano dito, Jor? Yung kagandahan. Sobrang layo naman ng area mo. Nandito kasi itong area kasi ay area ito ng aking queuing. Kaya dito na lang din kami nagtanim at saka ano para pareho kami may ano makita din dito. So, yun. Jor, baka may mga ma-advise ka pa kasi actually sa pagpa-farm, maraming tips and techniques ang mga farmers natin, lalo na yung mga traditional, magagaling yan sila eh. So, pero baka may tips ka sa kanila kung paano tumbukin yung presyong maganda sa market. Actually, kahit ako, sa totoo lang, medyo ano eh, medyo ang tagal bago ako nakatama ng yung magandang presyo. Kasi matagal din ako nag-harvest na 20 pesos lang yung kilo. Per kilo ng ampalaya. So, mabuti ngayon dahil tumaas naging 30 pesos na. Doon talaga kadalasan mapipilyor sa presyo. Tandaan nyo yun. Hindi sa production. Hindi sa production. Kasi lahat ng mga ano, mga nag-ampalaya farming ay talagang ano naman, well trained sila at saka alam nila yung gagawin kapag paano palaguin yung ampalaya. Ayun, tama. Maraming yun. Harvest. Maraming harvest. Pero partner, isa sa mga siguro sa mga sekreto din partner para wala kang kalugian, no. Tuloy-tuloy yung pagtatanim mo. Ganun lang talaga, sir. Tama ba 'yun? Tama 'yun, sir, talaga. Siyempre, matutumbok mo dun sa stage ng month na mataas yung presyo. Tama 'yun, sir. Kung hindi man tayo nakatama ngayon, baka next month kapag may ano tayo, may step by step yung pagtatanim natin, so sigurado makatama. Ayun, so makabawi naman tayo doon. Ang challenge lang doon partner, area at capital. Yun, tao. Yeah. Tao. Pero kung magbago ka pa lang na farming, no, nagpa-farm ngayon, no, farmer ka ngayon, younger generation ka, huwag mo na masyadong i-focus yung mga traditional na pagpa-farm. Kasi kung gusto mo talagang manalo sa farming, advice na namin ni partner, niikot namin yung mga tips and techniques sa Luzon, Visayas at Mindanao. No, hindi naman sa ganung kalawakan, pero nakita namin yung very strategy ng pagpa-farm talaga is dapat tuloy-tuloy ka. Kahit anong klaseng farming yan, kahit kamatis, ampalaya ba, talong ba, o any kinds of vegetables, dapat huwag ka magsa-stop sa pagpa-farm. Kasi pag nag-stop ka, doon ang magiging problema. Pag bumaba yung presyo, pagtalo ka na talaga. Sasama yung loob mo kasi nung pagmahal ng presyo, wala ka ng tanim. Ayun. So, yun ang importante doon. So, pwede kayong mag-start ng
one month, after a month, may area ka naman. Hindi naman kung kaya mo naman na tama-tama lang ng area, 1/4 hectare, 1/4 hectare. Mm. At least ngayon, oh, 30, oh, may 1/4 hectare ka pa dyan, oh, 30 na ngayon, baka next week, 50 na yung presyo. Importante, natalo ka dito. Oh. Manageable yung area. Yun. Yung manageable, yes. Yung saka, kaya mo lang talaga. Huwag nilang kalimutan, partner, oh. Idol Jury, na bago kayo magtanim, alamin nyo muna kung angkop ang crops na yon sa inyong climatic condition. Yes, yun. Number one. Baka mamaya, hindi land preparation talaga, number one. Gaya nito, mababa. Mm. So, hindi pwede na itanim mo lang diretso dyan kasi pagka tag-ulan, tapos kasi itong paligid namin pala yan, nagpapatubig yan galing doon. Kaya kung hindi namin ginanito, siguro namatay itong mga ampalaya namin kasi mapupunduhan ng tubig. Yun. One week lang na hindi maano ng tubig yung ampalaya, maninilaw na yan, mamamatay na. Tuloy-tuloy na yan. Sila. Second, mga idol, knowledge. Kung wala kayo, halimbawa, hindi nyo alam kung paano i-troubleshooting yung mga sakit at saka pieces sa ampalaya, and then mag-ladderized farming na kayo, eh baka maalanganin yung capital yung masunog. Yun. Kasi kapag tinamaan ng insekto, anong gagawin nyo? Tinamaan ng sakit. Hindi nyo pa alam, before po kayo mag-ladderized farming ng maramihan, dapat medyo expert na muna kayo. Ayun. Tapos na kayo sa trial and error, partner. Oo. Pero ito din, maganda din. Tama yung sabi ni partner. Pero kung gusto yung mas mabilis at mas maganda, kumuha kayo ng kagaya ni Jury, technician. Yes. Yun ang pinaka-effective na technique talaga. Kasi sila, marami na talaga silang alam. Ayan. So, hindi ka nadadaan dun sa step by step na ganito problema. Meron ka ng technician. So, bibigyan na lang ng share pag ganun, Jury, no? Depende po, at saka willing naman tayo mag-share free ng mga knowledge sa mga kapwa natin na farmer, no? Paano ngayon mag-message sa 1,000? Kaya mo silang i-message lahat? Hanggang sa makaya lang. Ayun, so, yan. Pero first come, first serve. Pero at least nakagawa na ng video si Jury. Yun ba yung mas maganda kung mayroon sa area nyo, meron kayong sa Department of Agriculture, lumapit kayo sa kanila, yung mga sangay dyan sa... Totoo. Di ba? Doon kayo humingi ng tulong na para... bigyan kayo ng tips and technique sa pagpa-farm. Kung anong klaseng farming niya. Yes. Sigurado may alam na din yung iba. Yes. Yung iba naman sa mga agent na sa mga tawag ito, yung mga may mga products, mga field technician. Field technician, yun, tama, ang galing talaga ni Jory. Makakatulong din yung partner. Yes. At saka siyempre, partner, ang pinaka-challenging talaga yung market. Kasi halimbawa, wala pa silang kilalang buyer. Tapos mura ang presyuhan ng ampalaya. Ano naman yung mga harvest? Ayun. Dapat may kilala talaga kayong either sa palengke or mga trader na pwedeng kumuha nito. Ano mo naman yung magandang presyo, magandang harvest kung wala ka namang kilala talagang buyer. Yun. Ayun. So tama, dapat mayroong makilalang buyer. Yes, tama yun. So yun ang pinakamaganda. Key factor para magtagumpay. Trusted buyer. Trusted buyer. Na hanggang mamatayo ang palaya mo, hindi ka iwan. Ayun, yun. Baka may hugot yun, ah. Kahit na ano, kahit papunti o kahit mura, kukunin pa rin. Yes. Para naman may balik naman dun sa farmer. Ayun, tama. Mostly yun. Kasi partner, kapag nagmura ang presyuan, maraming supply, nawala yung mga buyer. Ayun, totoo yan. So, yun, stick kayo sa mga buyer na gano'n, huwag kayong, hindi kayo iwan. Yes. Tsaka tuloy-tuloy talaga yung pagpa-farm nyo. Yes. Yun ang maganda. Yeah. So maraming salamat, mga idol. Sana po marami po kayong natutunan sa ating video. Kunti nyo po, marami kayong natutunan at saka na-inspired po kayo. Please like naman po ating video, i-share para marami pong makapanood. Ayan, so Luzon, Visayas at Mindanao, na ikot na namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, kagaya ni Jury. Grabe, ang galing na talaga ni Jury. Daming mga crops na alam talaga si Jury, no? So kung gusto nyo siyang i-contact, hanapin nyo yung page niya, may page si Jury. Yes, sir. So, ayun. Maraming salamat sa inyo, matutong mga Inday. Jur, wala na bang sa shoutout? So, sa ngayon, wala muna. Yeah, maraming shoutout salamat na lang mga sa mga nag-aampalaya farming sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, mula yan dito sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Kasama namin si Jury Puguyan. Maraming salamat sa inyo. Happy farming. Kaway-kaway, mga totoong mga Inday. Kita-kita sa susunod na video. Alright, harvest.